si Liling Adlit and nais niyang makipaghiwalay sa kanyang mister dahil pinagbibintangan daw siya nito na nakipagtalik sa kanyang anak. Sa dami-daming pwedeng pagdudahan, anak niya pa mismo ang pinagdudahan niya. Po. Na sabi niya na nakikipag-sex to kayo sa anak niyo. Anak niyong dalawa to, ha? Opo. Biological mother at biological father siya nung bata. Nagdadrugs ba itong mister mo? Hindi ko po alam, sir. Papasokin na si mister. Tanungin ko muna, anong trabaho niyo, sir? Construction worker po. Nakatulog ba kayo ng tama, gabi-gabi? Ngayon po ay hindi. Malaki po ang binaba ng aking... Timba. Sir, pasensya na, tanungin ko to, sir, ha? Kayo ho ba ay gumagamit ng mga ipinagbabawal na gamot? Yan po, sir, ay simula po akong maliit. Hanggang nalaman ko na ganun may bawal yan, hindi po talaga natikman niya. Salamat, sir, salamat. Pinagbibintangan mo si Mrs. Nakarelasyon niya ang anak ninyo. Bakit po, sir, nasabi niyo yun? Meron mo ba kayo ebidensya? Eh, kasi po, nung ako'y nakahiga dun sa tulugan, nasa baba, ang banggira, malapit lang din po. Okay. Tapos mga 11 p.m. yun, dumating po yung anak. Eh, akala po sila ako'y tulog. Eh, nakita ko po sila naghalikan dalawa. Tapos, nung panahon na yun... Ilan taon po yung anak niyo? 16 po. Ngayon po ay ako'y nagtataka bakit o gano'n na ano nangyari. Parang nanaginip ba ako, sabi ko. Na... Nakita niyo po na si Mrs. at saka yung anak niyong lalaki, Binatilio, naghalikan. Oo, siya pa po ang umabot. Ano po yung lips to lips na halika? Opo, lips to lips. Sandali po, SPG po ito, ano? Walang malis to. Kumukuha lang po kami ng... mga impormasyon na kailangan po namin kunin nang sa gayon, mabigyan po namin ng tama yung itong problema inilapit sa amin ngayon. Anong oras po yun, sir? 11 siguro yun. 11 nang gabi? Opo. Galing kayo sa work? Opo. Nakahiga na po ako. Galing uminom po kayo, sir? Hindi po. So hindi kayo nakainom, hindi kayo nakadroga? Hindi ho. Hindi talaga. Normal na normal kayo? Opo. Ako po, bawal po sa amin talaga. Saan kayo galing noon, sir, nung pag pumasok kayo ng bahay at nakita nyo si Mrs. at saka anak nyo nagkahalikan? Ako po'y nakahiga na po sa sahig kasi matutulog na po kami. Okay. Ngayon po, lumating ang anak, nung kumakatok, pinuksan po niya. Nung panahon na yan, nagtaka po ako, nakita ko po sila naghalikan. Sabi ko, yung maliliit nga niyang anak, hindi niya nahalikan sa lips. Bakit yung binata? Ay, halik sa lips lang, dantay, ganon. Opo. Oh, sir, ano ngayon kung dinadantay niya? May mga ganun tao na hinalikan yung anak nila sa lips kahit na malaki na. Pwede lang, sir, kung nag-lips to lips sila. Pero kung halikan niya sa lips... Hindi ho, pangkaraniwang yung ginagawa nila eh. Po nakita niya? Sorry, sir. Hindi sa kinakampihan ko to siya, ha? Gusto ko lang ho talagang maging very, very fair dito. Meron kasing mga nakikita ko, parent. Ito na lang, si Kobe Bryant sa isang basketball game. Hinahalikan niya sa lips yung kanyang dalagitang babae. Kita sa camera yan, sir. Pag nakita sila sa court, binabati niya ang anak niya, hinahalikan niya sa lips, tapos. Pero ibang usapan pag yung nag-lips to lips sila, torrid kissing. Iba yon. Eh, bago po may nakita ako sa cellphone niya, nakakaiba po eh. Kaya... Ano po yung kakaiba, sir? Ano po? Scandal po. Sino pong involved? Si Mrs. sa anak niyo? Siya talaga po. At sino kasama? Siya po. Sino nga? Mrs. niyo at? At saka yung anak niya. Sa video? Ma po. Nandiyan ngayon? Ito po, pero hindi siya halata na ano, na mukha lang at saka ngipin. Sir, hindi po yan totoo, sir. Hindi po ako nahalik sa anak ko nung time na yun. Dumating ang anak ko, diretso pasok lang. Okay. Hindi po yan totoo. So walang nangyari kahit na yung greetings na halik sa lips? Wala po, wala po. Titingnan na lang po yung picture. Kasi po, sabi niya, kahit po ngayon tatanungin ang anak ko, kasi yung anak ko wala pong alam eh. Wala po siyang kaalam-alam doon sa duda ng kanyang tatay. Yan, nasabi po niya kasi matagal na po kasi siya nagsabi na yung... anak namin, hindi po siya ang ama. Kaya pwede niya kami pagbintangan. So, pinagdududahan niya na hindi... Hindi daw po niya mga anak, yung mga anak namin, tatlo. Apat po kasi sir ang anak namin. So, okay. Ang panganay babae, may asawa na po. Okay. E ngayon, ang kasunod yung binata, 17 years old. Yun ang kasunod. Yan yung pinagbibintangan niya? Oo po. Masakit po yun, sir, sa kalooban ko, sir, na nagsama pala kami na hindi pala niya tinuring yung anak namin na siya ang ama. Masakit po. Madami po nakakalam. At saka yung picture na yan, sabi niya, kami daw po yun ng anak ko. Papakita ko po ang picture. Masakit pakita mo po sa mga babae. Opo, pinapakita niya po, sir, sa mga kapitbahay. Alika na rito, Odette. Tingnan mo nga, Odette. Tingnan mo nga. Kaya gusto ko po, sir, malaman. Bakit na? Meron na yun? Kung talagang kanya ba ang bata o hindi. Sir, inamin mo ba na anak mo o hindi yung 17 years old na ngayon? At bakit niya po nasabing hindi nyo anak yon? Ay, kasi po, nung lumating siya noon, haba kasi yung istorya yun, sir. Sir, peksiin natin. Ngayon, lumating siya dito sa Manila, ay nabuntis. Ang pagpanganak sa kanyang ang anak niya, ay dapat po ay November.
November pa po, mga last November. Eh, nagiging August 1. At saka po, meron po kaming pinag-usapan nung una naming away niyan. Meron kaming ano sa barangay na pumirma rin po siya. Inaamin na po yun. Hindi po, sir. Kamali po. Sir, inaamin ko lang ang kasalanan na hindi ko nagawa. Dahil pukpukin niya po ako ng bato pag hindi ko inaamin yun. Ano inaamin niyo? Kasi sabi niya, hindi si ano ang tatay nito. Sabing ganon. Eh, pag hindi ka umamin, sige na, aminin mo na. Dapat mo rin inamin kung sabi niya, hindi mo naman talaga. Eh, pukpukin po niya ako ng bato, sir eh. Eh, di magsumbong sa polis. Oo. Oh, wala po, po sir. Yun. Kahit pa ipadinitis natin ang bata. Ako, payag ako. So, oh! Promise. Pero kung pwede, ako nakikiusap, kaya ako nandito ngayon. Dahil gusto ko mabuo ulit tayo. Walain okay na natin yung nakaraan na yan. Kaya ako ngayon palang hingin ako sa inyo. Ayoko makipagbalik. Ngipin lang. Sandali. Sir, ngipin lang daw ang makikilala doon. Eh, yung sa ano na yan, ma'am? Grabe naman. Ngipin lang, sir. Ayan nga po, hindi niyo po nakakita itong ano. Ayan po. Hindi ko makikilala ito, sir. Ngipin eh. Ganito, sir. Mag-umpisa tayo doon sa bata na sabi mo hindi mo anak, na dinagdag mo pa, yun yung karelasyon ni Mrs. Now, ipapa-DNA test natin, sir. Akong gagastos, sir. Satisfied ka? Pwede po. Okay. Pati po yung pangatlo. Sige, sir. Now, condition tayo, sir. Kapag napatunayan, sir, na talagang anak mo, may kahilingan ako, ipapa-psychiatrist kita, ipapa-mental kita. Hindi sila kung nagbibiro, sir. Kasi siyempre, gagastusan ko yan, sir. Yung DNA test, sir, mahal yan. 20,000 is yan, 40,000 yan. Gagastusan ko yan. Sir, para lamang magkaroon ng closure itong kasong ito. Pero kapag napatunayan, sir, na negative po, na si Mrs. ay hindi nagloko at positive na anak mo yon, magpapamental ka. Okay po, pwede po. Ipapasuri ko yung utak mo. Okay sa'yo? Okay po. Okay. Walang problema yun. Payag ho ako. On the other hand, ma'am, kapag napatunayan na hindi niya anak yon at nag-negative nga, gusto ko manggaling sa'yo, ano pong magandang gawin? Kahit hindi niya kami balikan, okay lang po. Kahit walang support ang bata, ang sa akin lang po na... At magpa-public apology ka. Yes po. Kasi hindi na-test, hindi po magsinungaling yan. Opo. Tama? Opo. Deal. Sir, papadin na-test natin bukas na bukas yung bata. Yung dalawa, okay ma'am? Sige po. O kung kailan okay sila pwede sa schedule ng mga bata. Siyempre, kasama ka doon dahil kukunan ka rin ng samples. Apo. Okay? Paano po yun? Paano pwede po ako uuwi? Pag-usapan nyo ngayon dalawa. Paano po yun, sir? Yung 17 years old na sa Batangas lang po naiwan. Okay, walang masama dito. Wala. Pwede ko pakita to sa buong mundo. Ito po yung sinasabi ni sir na ebidensya niya na ito yung misis niya ang nasa porn site. Pwede ko pakita to. Tandahan natin. Sir, sabog ka ba? Hindi. Hindi po. Ito lang po, sir, ang nakita mo sa porn site. Nakanganga. Isang tao na kanganga, si Mrs. na ito. Iba po yan. Yung talagang may ngipin, yun na yun. Yan ay ako pong nagpicture niyan. Ay, ako lang. Sir, ang gulo mo. Pati ka ako, sir. Masisiraan ang bait sa'yo. Ayan po ang estadya ko ngayon dito. Eh, kung pwede, wala na natin yun. Usap muna kayong dalawa. Sige. Hindi na maulit. Ayoko mong ipagbalik sa'yo po. Tapos sinuna natin to. Sige na. Pag malaman, okay na. Bahala tayo dalawang magdesisyon, pero ayoko makipagbalik sa iyo sa ngayon. Hindi ako kahit may ano, trabaho pa rin ako eh, para sa inyo. At baguhin na natin lahat yun. Wala lang mangyayaring ganong away, wala. Mahal na mahal din kita. Mahal mo pala ako, ba't mo nagawa yun? Kaya nga eh, dapat na tayo eh, ano. Hindi mo magawa yun sa akin kung mahal mo ako. Kung pwede, ano na lang tayo. Kung nahingi ako ng patensya. Ngayon, pinapaya mo ako sa buong mundo. Parehas naman tayo. Eh. Mga bata, sinasabi mo hindi ikaw ang ama. Hitsura mo naman. Andiyan pa yung bata? Opo, andiyan po. Ilan taon yung bata? 10 years old po yung pangalawa. Hindi, yung isa 17? Ay, yung 17 po, nasa Batangas po. Intentional. Huwag natin pakita, tingnan ko lang yung bata. Tumawag kayo. Ang bata, gustong umuwi. Oo, talaga. Kasi mag-aaral. Hinahanap tapos, ka. Pinuntahan ko doon, hindi nyo ako binubuksan. Ang laang sabi nyo, bawal ako pumasok kay gabi na. Alam mo sir kung bakit silang tatakot? Kahit na siguro ako, kung ako yung babae at ako si misis mo, matatakot ako kasi praning ka sir. Baka mamaya saksakin mo na lang ako. Ayaw baka mamaya sakalin mo na lang ako. Oh, kamukha mo! Yun, lapit sa tatay. Hindi, huwag mo alis. Kamukha mo!
Carbon copy, oh. Yan? Tinan mo yan. Huh? Kamukha mo, sir. Oh, kamusta na? Lagi sila nangarap sa'yo. Ay, buwang-buwang itong lalaki na itong matanda ito. Carbon copy mo, sir. Ipa-dinitest pa rin natin. Sige, masatisfy ko lang yung kung ano man yung gumugulo sa utak mo ngayon. Yung deal natin, sir, kapag talagang mapaputo yung anak mo to sa tingin ko lang, eh. Kamukha mo. Ikaw, sir, ay magpapamental. At ako na mismo magsasabi kay Mrs., hiwalayan ka na. Kasi nakakatakot ka. Hello. Love you. Sige po, pag-usapan natin sa kabilang linya. Nahuli ko din po sila. Sa akto. Opo. Anak po ng pinsan ko. Parang po niya. Totoo yan, sir. Ginawa namin ang dalawa. Utos po niya. Inutusan po kayo na ano po, ma'am? Mag-sex? Opo. Pinapanood po kami. Pag hindi namin gawin dalawa, pokpokin kami ng bato. So, paano, ma'am? Habang nagsisex kayo doon sa bodega, nanonood lang siya? Nanood po yan, sir. Hindi po yan sabihin niyang nahuli lang, nadaanan niya kami. Hindi po, totoo yun. Siya po nag-utos mismo. Ano yun? Nakaupo. Saan siya? Nakatayo siya? Nakaupo habang gumagawa kayo? Inutusan ka? Natulong po siya. Lagi niyang ginaganon yung ano ng lalaki, kahit ayaw ng lalaki. Ano idinidin niya? Idinidin niya yung puwita ng lalaki. Kahit ayaw namin, ipipilit niya kami. Ma'am, pwede ka naman pumunta sa pulis. Kaba po, eh, makikita mo mahuli ang asawa mo ganyan? Abutin mo pa ng dalawang beses, hindi mo kaya mapatay?